Our Heavenly Father in heaven, thank you for saving us from hell forever. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang impyerno magpakailanpaman. Until the day Jesus returns to this world, we hope to walk with you. Hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito, ninanais po namin na makalakad na kasama ka. And also we also want to follow the word of God until we die. At nais din po namin na sundin ang salita ng Diyos hanggang sa amin pong kamatayan. So Lord, please guide us and teach us day by day. Kaya o Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami at araw-araw mo kaming turuan. O Lord, there are some brothers and sisters who couldn't join the Sunday sermon today because of various reasons. O Panginoon, marami po sa mga kapatiran ang hindi nakadalo sa gawain namin ngayong araw dahil po sa iba't ibang mga kadahilanan. So please help them from any difficulties in order to attend the church next week. Kaya pakiusap po Diyos, mula po sa lahat ng mga kahirapan nila, ay tulungan mo po sila upang sa susunod na linggo ay makadalo po sila. O Lord God, who always love us, we confess that we also always love you, who save us. O Panginoong Diyos, na sa amin ay palaging nagmamahal, ipinahayag din po namin, Panginoon, na Ikaw ay aming ding iniibig. Today we are gathered here to listen your prayers. What? So please help us to open our heart to understand your lessons. Ngayong araw, kami po ay nagkatipon upang pakinggan ang iyong napakahalagang salita, kaya pakiusap, tulungan mo po kami, buksan mo po ang aming kustisipan upang maunawaan po namin ang iyong salita. We pray in the name of the Jesus Christ who loves us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Let's open the Bible. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Titus chapter 2 verse 14. Tito chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Siyang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Like this passage, why does God who gave us 2022 really wants from us? Kagaya po ng sa talatang ito, ano kaya ang nais ng Diyos na nagbigay sa atin nitong 2022? Ano kaya yung nais niya para sa atin? Why God save us? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? The answer is Titus chapter 2 verse 14. Ito po yung sagot, itong chapter 2 verse 14. So who gave himself for us means God saved us. Ang ibig sabihin po na siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, iniligtas niya tayo. Why God saved us? Because zealous for good works. Bakit niya tayo niligtas? Upang tayo ay maging masigasig sa mabubuting gawa. You know what is meant, the zealous for good works? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng masigasig sa mabubuting gawa? Good works means evangelize, hard. So zealous for evangelize. So ang masigasig na paggawa, isa po ito yung pag-evangelize, masigasig na pag-evangelize. The reason is that He wants us for zealous for good works, evangelize. Ang nais po ko, ang dahilan kung bakit niya tayo ay niligtas, nais niya po na maging masigasig tayo sa mabubuting gawa sa pag-evangelize. So, what is the important thing in our remaining life? Kaya sa nalalabi po nating buhay, ano po ang pinakamahalagang bagay? It is to evangelize, to lost soul, going to hell, to heaven. Ito po ay ang ma-evangelize, mahikayat ang mga nawawalang kaluluwa na patungo ngayon sa impyerno upang sila ay mapunta doon sa langit. When Jesus Christ came this world,
Jesus performed many miracles for the Israelite. Nang si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan, gumawa siya, nagpakita ng napakaraming mga himala para sa mga Israelita. Also, the reason is that he performed miracles for the purpose of saving them. At ang dahilan po kung bakit siya nagpapakita ng mga himala, ang layunin po nito ay para sa kanilang kaligtasan. But brothers and sisters, when Jesus showed us his miracle, he looks first at our heart, our faith. Subalit mga kapatid, sa tuwing nais ng Diyos ni Jesus na pagpakitaan tayo ng himala, gusto muna niyang makita ang ating pananampalataya. First of all, he looks our faith. Una sa lahat, tinitignan niya ang ating pananampalataya. So, Matthew chapter 9, verse 22, I'll introduce you. Kaya tignan po natin, Mateo chapter 9, verse 22. Every time when Jesus showed them his miracle, he looks our their feet. Ito po palagi itong nangyayari. Kapag si Jesus nagpapakita ng himala, gusto niyang makita kung ano yung pananampalataya nila. Like the Matthew chapter 9 verse 22, brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Nang lumingon si Jesus at nakita siya, ay sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon." Yeah, well, so your faith has made you well. Means, God, Jesus Christ, he saw her faith. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Opo, ibig sabihin nito, tinignan, nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Isn't it? Diba po? And then one more, Mark chapter 2 verse 5 or so. Isa pa, tignan po natin Marcos chapter 2 verse 5. Mark chapter 2 verse 5. Marcos chapter 2 verse 5. Also brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "So your sins are forgiven you." So, when Jesus saw their faith. Diba dito po nakalagay din, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Also, Mark chapter 10 again. Let's see. Tignan din po natin. I introduce you. Mark chapter 10, verse 52 or so. Chapter 10, verse 52. Mark chapter 10, verse 52. Marcos chapter 10, verse 52. Let's read together. Basahin natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Yes. Then Jesus said to him, "Your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. So, remember, Jesus always see their faith, our faith, before he shown his miracle. Kaya dito po, di ba? Palagi nating tatandaan na nais munang makita ng Diyos ang ating pananampalataya bago niya tayo pagpakitaan ng himala. So, more than attend the church regularly is more better to show our faith to Jesus Christ day by day. Kaya alam niyo po, yung higit na mas maigi sa pag-attend sa church ng regular, ito po ay ang araw-araw na ipakita sa Panginoon ang ating pananampalataya. That's why 1 John chapter 3 verse 18, Bible said, "Let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." Kaya nga, sinabi po sa 1 Juan chapter 3 verse 18, "Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan."
So every day, remember, God wants to see our faith during showing the God's miracle. Kaya nga ito po, kailangan nating tandaan na araw-araw, nais ng Diyos na makita ang ating pananampalataya bago niya tayo pagpakitaan ng himala. So please, you should check day by day your faith toward God. Kaya nga pakiusap, araw-araw po ninyong suriin ang pananampalataya ninyo sa harapan ng Diyos. Actually, brothers and sisters, Bible seminar is the site of Jesus' miracle. Sa katunayan po mga kapatid, ang Bible seminar, ito po ang lugar kung saan nagaganap ang himala ni Jesus. Do you agree? Sa ngayon po ba kayo? So do you know where is the site of Jesus' greatest miracle during the year? Kaya alam niyo po ba kung saan nagaganap ang pinakadakilang himala ni Jesus sa loob ng isang taon? Alam niyo po ba? There is a summer retreat time. Dito po yun sa ating summer retreat. Do you agree? Sa ngayon po ba kayo? So in the field of God's miracles held every year, God is always looking at our faith. Kaya nga, sa lugar kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang himala taon-taon, tinitignan din po niya ang ating pananampalataya. And then every time God asks us in our heart, your heart, where is your faith? At araw-araw, bawat sandali, tinatanong tayo ng Diyos sa ating mga puso, nasaan ang pananampalataya mo? Also Jesus Christ and God also He is asking us day by day, what are you living for? At tinatanong din tayo araw-araw ng Diyos, para saan ka nabubuhay? So God, He checks the identity of my living in this world. Kaya nga, ang Panginoon po ang Diyos, sinusuri niya yung pagkakakilanlan natin sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Dear Cajun brothers and sisters, I have one thing I want to tell you now. Kaya mga kapatid sa Quezon City Church, mayroon po kong isang bagay na nais sabihin sa inyo ngayon. That is, a person of has true faith does not regret to attend the church every week. Ito po yun, na ang tao na mayroong tunay na pananampalataya, hindi niya pinababayaan ang pagdalo sa church. Linggo-linggo. Di ba po? Yes, a person who has true faith does not regret to attend the church every day, isn't it? But not all of them have true faith just because they attend the church diligently every week. Alam niyo po, yung tao na may tunay na pananampalataya, hindi niya pinababayaan ang pagdalo sa church. Subalit, hindi lahat sa kanila ay meron talagang tunay na pananampalataya yung mga masipag na umaatin sa church. Isn't it? Tama po ba? Because a person of great who has great faith is a person who trusts in God. Sapagkat ang tao na mayroong dakilang pananampalataya sa Diyos, sila po yung tao na nananalig sa Diyos. Do you trust God every day? Kayo po ba? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos araw-araw? In other words, those who trust in God are the ones who have true faith. Sa madaling salita po, yung mga nananalig o nagtitiwala sa Diyos, sila talaga ang mga tao na mayroong tunay na pananampalataya. So a person who has real faith in God is a person who seeks God without fear, no matter what kind of crisis come. Yung mga tao po na mayroong tunay na pananampalataya, sila ang patuloy na humahanap sa Diyos anumang kahirapan yung dinadanas po nila. Sila po yung tunay na may pananampalataya. Why? Bakit? Because they trust the Word of God. Because they trust God's promise. Sapagkat sila po ay nananalig sa salita ng Diyos. Pinaniniwalaan nila ang pangako ng Diyos. That's why they do not afraid about any difficulties and any terrible circumstances. Kaya nga sila po, hindi sila natatakot sa kung anumang kahirapan ang danasin nila. Why? Bakit? They trust God's promise. Sapagkat may nagtitiwala o nananalig sila sa pangako ng Diyos. So, I introduce to you one of the God's promise
Deuteronomy chapter 31. Kaya tignan po natin yung isa sa mga pangako ng Diyos, Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy 31 verse 8. Deuteronomy 31 verse 8. Deuteronomy chapter 31, verse 8. Brothers and sisters, let's read together. Mga kapatid, basahin natin. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matatakot ni manlulupaypay. So, and the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. So, those who have true faith, because they trust God, God's promise, that's why they didn't afraid any circumstance, difficulties. Yung mga may tunay na pananampalataya, dahil sa pananalig po nila sa Diyos, hindi po sila natatakot anuman pong kahirapan, anumang kalagayan yung kanila pong danasin. Because God's promise, He will be with you, He will not leave you, nor forsake you. Sapagkat ito po ang pangako ng Diyos, siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan, huwag kang matatakot ni manlulupaypay. So those who have true faith, those who have real faith, are those who actively participate in God's work. Why? Because they trust God's promise. Kaya yung mayroong mga tao na mayroong tunay na pananampalataya, sila po yung aktibo na nakikibahagi sa mga gawain ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nananalig, pinanghahawakan nila ang pangako ng Diyos. So, those have true faith, those trust God, who trust God, they are focusing God's work instead of worldly work. Kaya yung mga tao po na mayroong tunay na pananampalataya, sila po ang mga tao na nakatuon ng pansin sa gawain ng Panginoon sa halip na ituon ng pansin nila sa mga gawain na para sa sanlibutan. So according to God promised us, God will edit everything to us. Ayun po sa pangako ng Diyos, di ba sinabi po niya, siya ibibigay niya sa atin ang lahat at idaragdag niya ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo. Do you trust God's promise? Ito ba ang pangako na ito ng Diyos? Pinaniniwalaan ninyo? Please check yourself, your faith. Pakiusap. Suriin po ninyo ang inyong sarili. Matthew chapter 6 verse 33. Tignan po natin. Mateo chapter 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So those have trust God. Those have true faith. They only focus to follow word of God. Kaya nga, yung mayroong tunay na pananalig sa Diyos, ang mayroong tunay na pananampalataya, sila po ang nakatuon ng pansin sa gawain para sa Diyos. Just like people, they seek first the kingdom of God. Ang mga ganitong tao, talagang yung kaharian ng Diyos yung kanilang inuuna. Why? When we did, and then God will edit everything to us. Bakit po? Sapagkat kung ganito ang ating gagawin, ang Diyos na ang magdaragdag sa atin ang lahat ng bagay. If you trust God, please you follow word of God. Kung talagang naniniwala kayo sa Diyos, nananalig kayo, pakiusap, maniwala kayo sa salita niya. Brothers and sisters, let's think Abraham. Mga kapatid, Abraham, he wanted to offer his own son as a sacrifice to God.
Isipin po natin yung patungkol kay Abraham. Di ba? Nagawa po niya na ialay. Gusto niyang ialay yung kanyang tanging anak sa Diyos bilang isang handog na sinusunog. Brothers and sisters, do you agree? Can you agree? Actually, children are everything to parents. Mga kapatid, sa ngayon po ba kayo dito? Di ba sa katunayan, para sa mga magulang, ang kanilang mga anak na ang lahat-lahat para sa kanila. Do you agree? Sa ngayon po ba kayo? Yes. Can you kill your son if someone he will give you 10 million pesos? Kung ganun po, kaya niyo bang patayin ang anak mo kung may magbibigay sa iyo ng 10 million? Hindi. We cannot. Hindi natin kaya. It's more than a lot of money. My children is more value. Like that. Sapagkat ang anak po ay higit na mahalaga kaysa sa napakaraming pera. Isn't it? Di ba po? So in other words, Abraham offered everything he had to God. Kaya una po sa lahat, si Abraham, inihandog niya sa Diyos ang lahat-lahat ng nasa kanya. Isn't it? Why? Because he had real faith in God. Sapagkat siya po ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. So, he trusts God's promise. That is, seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Kaya pinanampalatayanan po niya ang pangako ng Diyos. Ito po ay hanapan muna ninyo ang kaharian at katwiran ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, brothers and sisters, today, now, let's take the time to learn what kind of style of person who is used for God's work and miracles is through the story of a miracle of 5 loaves of bread and 2 fish in John chapter 6. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw po, paglaan na natin ng oras na pag-aralan kung ano bang uri ng mga tao ang ginagamit ng Diyos para sa kanyang mga gawa upang pagpakitaan ng kanyang himala. Gaya po ng nangyari sa kwento ng himala na sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 ista dito sa John chapter 6. So there are 3 things we can learn from this miracle event. Dito po, mayroon tayong 3 bagay na matututunan sa himala po na ito. So first, become a person close to God. Una, dapat tayo ay maging tao na malapit sa Diyos. And second, be a simple person before God. Pangalawa, ikaw po ay maging mapagpakumbaba, simpleng tao sa harapan ng Diyos. And third lesson, be a person who make decision right away, immediately, without hesitation in the presence of God. Pangatlo, tayo po ay dapat na mga tao na agad-agad na nagpapasya, hindi nagdadalawang isip na sumunod sa Diyos. So when you see God's miracle, we have to show our true faith through our action. Kaya kapag nakita natin yung himala ng Diyos, dapat ipakita din po natin ang ating tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. 3 kind of action means become a person close to God. And second, be a simple person before God. And third, make decision right away without hesitation. Yung paggawa, ito po yung 3 bagay na ito. Tayo dapat ay maging mga tao na malapit sa Diyos, mga simple at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, mga tao na agad-agad na nagpapasya at hindi nagdadalawang isip para sa Diyos. So first of all, the first lesson is that we must be close to God. Kaya ang pinakaunang aral, dapat tayo po ay maging malapit sa Diyos. Jesus taught many peoples the word of God that time. Nang oras po na ito, si Jesus tinuruan niya ng salita ng Diyos ang napakaraming tao. However, there was a problem. It is because lunchtime is nearing, but the people did not home. Kaya lang nagkaroon po ng problema sapagkat malapit ng magtanghalian, kaya lang ang mga tao hindi umuwi sa kanilang bahay.
So that time, how many people were there at the time? Palagay niyo po, ng pagkakataon na ito, gaano karaming tao ang nandun? So let's check. Tignan po natin. Let's go that story. John chapter 6. Ebanghelyo ayon kay Juan chapter 6. John chapter 6, verse 1 hanggang 11. Tignan po natin mula verse 1 hanggang verse 11. Would you read, please? Verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pangpang ng dagat ng Galilea na siyering dagat ng Tiberias. Sumusunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at doon naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Malapit na noon ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming tao, lumapit sa kanya ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ito'y sinabi niya upang siya ay subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano ang mga ito sa ganito karaming tao? Verse 10, sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya ang sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Brothers and sisters, one more time, shall we read together verse only 10. Kaya mga kapatid, basahin po natin ang isang beses pa yung verse 10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao, madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Can I ask you something? How many people were there at the time? Ilang tao po yun nandun? Ilang 5, tao? 5,000. 5,000. If you imagine 5,000, it is a big mistake. Kung iniisip natin na 5,000 lang, malaking pagkakamali. There is not only 5,000. Hindi po 5,000 lang. More many. Mas marami pa. If you think only 5,000 people are there, if so, you are not rich in Bible knowledge. Alam, kung iniisip po ninyo na 5,000 lang yung naandun, ibig sabihin, hindi pa talaga ganun karami ang alam ninyo sa Biblia. Why? Bakit? In the Bible, when the Israelites counted the number of people at the time, only men, not only women, and not women, they counted. Sapagkat, nang panahon po na ito, ang mga Israelita, ang binibilang lang nila ay mga lalaki na nasa hustong gulang. Hindi po kasama sa bilang ang babae, lalaki lang. So, also, men under 20 years were not counted at the time. Nung panahon po na ito, pati yung mga lalaki na 19 years old pababa, hindi kasama sa bilang. That's what I mean. Among all of them, on Israelite at that time, they counted. Only up to 20 years, only men, not women. Nang panahon po na ito, ang pagbilang ng mga Israelita, yung kabilang lang po sa bilang nila ay mga lalaki na 20 years old pataas, hindi kasama yung babae. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? So in other words, 5,000 means only 5,000 men over the age of 20. Kaya nga dito po, yung nabilang nila, 5,000 lalaki na 20 years old pataas. So if so, were there only men there nearby Jesus? Palagay niyo po, nang panahon po na ito, mga lalaki lang ba yung nakapaligid kay Jesus? No. Hindi po.
there were more women there because most other men went for working in the field. Mas marami po yung mga babae na naandito. Bakit? Karamihan po kasi sa mga kalalakihan nagtatrabaho. Do you agree? Sa ngayon ba kayo? Also, at that time, there were no little children? At palagay niyo po, ng panahon na ito, walang kasamang mga bata? So, there is no other little children? Wala kayo mga bata dito? So many. Napakarami. Because still there are so many children here. Dito nga sa atin, di ba? Ang daming bata. Bakit po? Their mother, they Siyempre, bring them. Yung nanay, dinala sila. So, I mean, including women and children in there, in fact, there could have been around 10,000 or 20,000 people are there. Ang ibig ko pong sabihin, kung bibilangin natin kasama yung mga babae at mga bata, marahil mahigit 10,000 o kaya hanggang 20,000 ang mga tao na nandun. We don't know exactly how many. Kaya hindi natin alam kung gaano talaga karami. But I can tell you, definitely, there is not only 5,000. Pero sigurado po ako na hindi lamang 5,000 ang nandun. There are a lot of people out there. Sigurado po ako na napakaraming tao yung nandun. So don't imagine that there are only 5,000 people there. Kaya huwag niyo pong isipin na 5,000 lamang yung tao na nandun. At that time, Jesus asked two people. Kaya nang pagkakataon po na ito, nagtanong si Jesus sa mga tao. Shall we find the Jesus Christ asking? Hanapin po natin kung ano yung itinanong ni Jesus. Just read John chapter 6 verse only 5. Basahin po natin yung verse 5 lang. Jesus asked to multitude. Crowd. Verse 5, brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Itinanunaw ni Jesus ang kanyang mga mata. At nang makita niya ang napakaraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude comes toward him, he said to Philip. Means he asked them, where shall we buy bread that this may eat? Is this just Christ asking? Ito po yung tanong ni Jesus. Isn't it? Let's imagine. Let me ask you a question again. When Jesus asked people, did he shout out loudly and ask them, or Jesus Christ, did he ask the question in a normal voice tone to them? Palagay niyo po, nang tinanong ni Jesus ang napakaraming tao, sumigaw kaya siya o nagtanong siya sa normal na tono ng boses? Palagay niyo po. Like loud voice tone versus small voice tone. Palagay niyo po, malakas kaya yung pagkakasabi niya, sumigaw siya o normal na boses lang? At that time, there was no mic. Oh, wala pong mic ng panahon po na ito. What do you think? Palagay niyo po. Do you think, where shall we buy bread? Ate? Palagay niyo po ba, ganun yung ginawa na Jesus? Saan tayo bibili ng tinapay? Where shall we buy bread? Saan tayo bibili ng tinapay? Or, where shall we buy bread? O kaya, saan tayo bibili ng tinapay? What do you think? Palagay niyo po. Small voice tone or loudly? Malakas ba yung pagkakabanggit niya? O mahina lang? Tell me. Sabihin niyo po. Let's see. I think. He said to Philip. Philip means nearby peoples, where shall we buy bread? Palagay ko ganito po yung sinabi niya kay Felipe. Hindi lang kay Felipe ito, pati dun sa mga tao na nakakarinig. Saan tayo makakabili ng tinapay? Ganito lang po. Sa ngayon ba kayo? Sa ngayon po ba kayo? This meaning is not a loud voice, isn't it?
Ang ibig sabihin po nito, hindi po siya sumigaw. In other words, it is a small voice that only those who are near Jesus can hear. Ang ibig sabihin, mahinahon na pagsasalita na tanging ang malapit ng kay Jesus ang makakarinig. Can you hear me? Naririnig niyo po ako? If you can hear me, please hands up. Pakitaas po yung kamay ng nakakarinig sa akin. Can you hear me? Naririnig niyo po ako? Can you hear me? Naririnig niyo ako? If you can. Nakakarinig, pataas yung kamay. Brothers, sister, let's imagine. What does this mean? Mga kapatid, isipin po natin, ano kaya ang ibig sabihin nito? This means that in order for us to be used by God, when Jesus is looking for us, call us. When Jesus is calling us, that time it means we need to be near by Jesus. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, sa tuwing nais tayong gamitin ng Diyos, sa tuwing hinahanap niya tayo, dapat malapit tayo kay Jesus. Do you understand? Do you want to be used by God? Gusto niyo ba? Gusto mo ba na magamit ka ng Diyos? Definitely, isn't it? If we want to be, you have to be near by Jesus Christ. Siguradong gusto natin, pero kung gusto mo talaga, dapat malapit ka kay Jesus. If you live not near by Jesus, if you live far from Jesus, you cannot hear Jesus Christ calling you. Sapagkat kung ikaw po, hindi ka naman malapit kay Jesus, malayo ka sa Kanya, hindi mo po maririnig ang tawag niya. Isn't it? Di ba po? If I am Jesus Christ, don't misunderstand. Only here. Do you know? I told you. I want to use you. Why you didn't hear my voice? Ba? Parang ganito po. Paano po kung si Jesus gusto niya tayong gamitin pero malayo tayo? Ano sasabihin niya sa atin? Gusto kitang gamitin pero bakit hindi mo ako naririnig? Can you catch my point? Nauunawaan niyo po ba ako? Even if someone had a lot of money and wanted to use his money for Jesus at the time, if the person is far from Jesus, he cannot hear Jesus Christ asking him. Alam niyo po, nang panahon na ito, bagaman may mga tao sa panahon na yon, ni Jesus, may mga tao na maraming pera, marami po silang pag-aari, gusto nilang gamitin yon para kay Jesus, subalit, hindi nila nagawa. Bakit? Nang nagtanong si Jesus, malayo sila. Brother, sister, if you have true faith, if you trust God, that's when Jesus called you, when Jesus wants to use you, when Jesus requires you, if you live far away from God, you cannot hear the calling of Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kapag dumating po yung pagkakataon na nais tayong gamitin ng Diyos, nais tayong gamitin ni Jesus, tinatawag niya tayo. Subalit, kung tayo po ay malayo, hindi natin maririnig yung pagtawag ni Jesus. Hindi po. So, you became unless from God. Kaya nga, pag ganito po, tayo magiging walang pakinabang sa Diyos. So, in other words, those who are far from God cannot be used by God. Kaya sa madaling salita, ang mga tao na malayo sa Diyos, hindi niya magagamit. If it is true, if you have a true faith, if you trust God, why you try to live far from God? Kung talagang totoo po na mayroon ka pananalig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa Kanya, bakit ka nabubuhay ng malayo sa Diyos? That's why we must live close to Jesus. Am I right? Kaya dapat mabuhay tayo ng malapit kay Jesus. Tama po ba? But let's imagine, Jesus Christ, He was died when? 2,000 years ago. Pero isipin po natin ito, di ba si Jesus namatay siya 2,000 taon na ang nakakaraan?
So how can we be close to Jesus like this? Paano tayo ngayon magiging malapit kay Jesus? Listen carefully, brothers and sisters. Actually, Jesus Christ is God, right? Sa katunayan, si Jesus, siya mismo ang Diyos. Tama ba? Isn't it? And so, being close to Jesus means being close to God. Kaya ang ibig sabihin po na maging malapit o malapit kay Jesus, dapat malapit din tayo sa Diyos. We have to stand nearby God. Dapat nakatayo tayo sa tabi o malapit sa Diyos. Right? So, what is it that we are close to God? Kaya ano po ba ang ibig sabihin na maging malapit tayo sa Diyos? Paano? How to close with God? Paano tayo magiging malapit sa Diyos? John chapter 1, verse 1. Tignan natin, John 1:1. If you have true faith, if you trust God, so if you want to be used by God, you have to close the word of God. Kaya kung talagang kayo po may pananampalataya, nananalig kayo sa Diyos, gusto niyong magamit ng Diyos, dapat malapit kayo. John chapter 1 verse 1, brothers and sisters, let's read together. Basahin natin, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's why if we want to live with God closely, you have to live with the Word of God. Kaya nga kung tayo po nagnanais na mabuhay na malapit sa Diyos, dapat nabubuhay po tayo na malapit sa salita ng Diyos. So, let's go back. John chapter 6 again. Balikan natin, John chapter 6. When Jesus asked to them, verse 9, brothers and sisters, verse 9, let's read together. Mga kapatid, basahin po natin yung verse 9. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit, gaano ang mga ito sa ganito karaming mga tao? What is meant, brother, sister? Let's imagine. The little boy was close to Jesus that time. So he could hear Jesus' voice asking question, and he offered his lunchbox. Kaya isipin po natin mabuti. Marahil, yung maliit na batang ito ay malapit noon kay Jesus at naririnig niya kung ano yung sinasabi ni Jesus. Kaya inialay niya, inihandog niya yung kanyang baunan kay Jesus. Isn't it? Di ba po? He could offer his lunchbox because he was close that time with God, Jesus Christ. Nagawa po niya na ihandog yung kanyang lunchbox. Bakit? Malapit siya kay Jesus. Can I ask you something, honorable brothers and sisters? How close are you to God's Word? Kaya tatanungin ko po kayo, mga kapatid, sa mga panahong ito, gaano ka kalapit sa salita ng Diyos? That is a problem. Ito po yung problema natin. Some Christians refer to this Bible as the Who Talk Bible. Alam niyo po yung ibang mga Kristiyano, ang tawag nila sa Bible, Who Talk Bible. Why? Bakit? Who Talk means, Who Talk once a week. He speak, Who Talk. What does it mean? Because didn't read the Bible for a week, so the Bible was wrapped in the dust. Bakit po tinatawag na Who Talk Bible? Kasi hindi naman niya binabasa ang Biblia sa loob ng isang linggo, kaya pag bubuklatin niya na, puno na ng alikabok. Do you understand? Naintindihan niyo ba? After go back, after finish Sunday sermon, they never read anymore the Bible. Pagkatapos ng Sunday sermon, hindi na bubuklatin ulit yung Bible. Dust. Kaya puno na ng alikabok. Tak! Right there. Parang ganun po. Do you have a trophy? Kayo ba? Mayroon tunay na pananampalataya? Please check yourself. Okay, usap. Suriin niyo po ang inyong sarili.
because of fear of lockdown, because of lockdown. Sometimes some often listen online at home. Diba dahil po sa mga lockdown, madalas yung ilan sa atin sa bahay nilang nakikinig. Even now also, some brothers and sisters, they like to listen the Sunday sermon, not live, at home. Pero hanggang ngayon po may mga kapatid, gusto pa rin makinig ng sermon sa bahay, online, hindi dito sa church. Perhaps, there is no one among you who doesn't watch Sunday sermon and ignore the picture, right? Marahil po, wala ni isa dito sa atin na hindi nakinig noon ng Sunday sermon at nag-picture. Tama ba? Have you ever experienced? Naranasan niyo ba to? Please, if we have true faith, please, you must try to close with God. Kaya pakiusap, kung kayo po mayroong tunay na pananampalataya, subukan po natin na maging mas malapit sa Diyos. And second lesson, God is still watching, looking our faith. So, God's second lesson, we must be simple in front of Word of God. Kaya nga, pangalawang aral, hanggang ngayon po, tinitignan pa rin ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya ano tayo dapat sa harapan ng Diyos? Dapat tayo maging simple, mapagpakumbaba. So, let's go back, John chapter 6 again, and verse 5. Tignan po natin, John chapter 6, verse 5. Brothers and sisters, could you read verse 5 one more time? Basahin po natin ulit ang verse 5. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata, at nang makita niya ang napakaraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Can I ask you something, brother, sister, one more time? Why did Jesus Christ ask people like this question? Bakit kaya tinanong ni Jesus ang mga tao ng ganitong katanungan? Why shall we buy bread? Why just can ask to people like that? Bakit kaya siya nagtanong, saan tayo makakabili ng tinapay? Do you think because he didn't know how to do it? Palagay niyo ba nagtanong siya dahil hindi niya alam kung anong gagawin? No, hindi Jesus po. Is God. Si Jesus ay ang Diyos. He has almighty power. Meron po siyang kapangyarihan. Why Jesus Christ ask to them like that? Where shall we buy bread? Why? Subalit bakit po siya nagtanong sa kanila saan tayo makakabili ng tinapay? Bakit po? It was a question to checking the disciples' faith. Ito po ay tanong para suriin yung pananampalataya ng kanyang mga alagad. Do you understand? For checking their faith. Para po i-check yung kanilang pananampalataya. To check if they have faith or not. Para malaman niya kung sila ba ay mayroong pananampalataya o wala. When they heard Jesus Christ asking to check, and then let's see their answer. Verse 7. Nang marinig po nila yung pagtatanong ni Jesus para suriin ang kanilang pananampalataya, sumagot sila ng ganito sa verse 7. Brothers and sisters, let's read together. Basahin natin. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8 or so. Brothers and sisters, shall we read together? Verse 8, basahin din po natin, mga kapatid. Hanggang 9. Hanggang 9. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano ang mga ito sa ganito karaming tao? Likewise, the disciple Philip was worried in front of Jesus, who has almighty power, that it is needed a lot of money to buy meal. Kaya parang ganito po, si Felipe ay nag-aalala sa harap ni Jesus na mayroong na isang makapangyarihan. Nag-aalala siya kung gaano karaming pera ang gagastos nila para pakainin ng mga tao. Like verse 9 also, disciple Andrew was worried in front of Jesus that saying there was not enough food. Kaya din po sa verse 9, nag-aalala ang mga alagad. Sinabi nila, hindi sapat ang pagkain. Do you think this makes sense?
Palagay niyo po ba may katuturan kaya ito? Is this the answer of the believer? Is this the good answer before God? Palagay niyo po, magandang sagot ito sa harapan ng Diyos. Ito ba yung sagot ng mga tao na sumasampalataya sa Diyos? Hindi po. Jesus Christ, please, we don't have money. We have the bread. What should we do? Is this a good answer? Palagay niyo po, maganda yung sagot ito. Panginoong Jesus, wala tayong pera. Konting tinapay lang ang meron tayo. Anong gagawin natin? No. Hindi po. How can they worry by their own judgment in front of Almighty Jesus? Paano po nila nagawang mag-alala sa pamamagitan ng sarili nilang paghatol sa sitwasyon na andun kasama nila si Jesus? If they knew Jesus well, if they have true faith, if they trust God, they could not give Him such a stupid answer. Kung sila po, kilalang kilala nila si Jesus, kung talagang may pananalig sila kay Jesus, sumasampalataya sila kay Jesus, hindi po sila sasagot ng ganitong isang napakahangal na kasagutan. Because they have little faith, although they are disciples of Jesus Christ. Nagawa po nila yung ganitong sagot. Bakit? Dahil maliit ang pananampalataya nila, bagaman sila ay mga alagad ni Jesus. If they had trust Jesus, had almighty power, they would not have worry. Kung inaakala o iniisip nila na si Jesus ay makapangyarihan, marahil hindi sila mag-aalala. Do you agree? Sangayin ba kayo? Brother and sister, let's think. Imagine. If you want to trust and depend on God, in front of your difficult situation, don't worry. Don't count. Don't count your financial problem. And don't think of please be simple before God. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po ay nais natin na magtiwala, maging dependent sa Panginoong Diyos, sa harapan po ng mga mahihirap na sitwasyon, huwag po kayong mag-aalala. Huwag nating bibilangin yung mga kahirapan na dinadanas natin. Huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano, maging simple at mapagpakumbaba tayo sa harapan po niya. Brother, sister, nowadays, let's think of your situation. Kaya mga kapatid, tignan po natin yung sitwasyon natin sa mga panahong ito. Even though you don't have money, although you have nothing to eat, even if there is nothing you have, if we have true faith, if you trust God, you have to say to Jesus like that. Kaya nga mga kapatid, sa mga panahon pong ito, bagaman wala tayong pera, nahihirapan tayo, wala tayong makain, kung meron talaga tayong tunay na pananampalataya, nananalig tayo sa Diyos, dapat ganito ang sabihin natin. Oh Lord, don't worry. I didn't care my typical situation. Because I have true faith, I trust you. So, oh Lord, oh the Lord Jesus, I'm not worried about being poor. We have to answer to the Lord. Kaya nga, kailangan po natin sumagot ng ganito sa Panginoon. O Panginoong Diyos, hindi po ako nag-aalala sa aking sitwasyon. Bagaman, nahihirapan po ako, hindi po ako nag-aalala sa aking pagiging mahirap. Oh Lord, I give thanks to the Lord. The Lord is just, I have no worry even if I have nothing to eat. O Panginoong Jesus, hindi po ako nag-aalala bagaman wala akong makain. Because you, Almighty Jesus, is with me. Sapagkat ang makapangyarihang Panginoon na si Jesus ay kasama ko. I believe the Lord will take care of me every day. Everything. Ako ay nananalig na ang Panginoon ang mag-iingat sa akin araw-araw. I trust this. So, beloved brother, sister, before the word of God's power, we must be simple, just be simple to get great faith. It's like the little boy. Kaya nga mga kapatid, sa harapan po ng makapangyarihang Diyos, dapat tayo maging simple, payak, para makuha natin, makita natin yung kapangyarihan ng Diyos gaya po ng ginawa nitong munting bata. I believe
Quezon Brothers, sir, you can do it. Ako po talagang naniniwala na ang mga kapatiran ng Quezon City Church kayang-kayang gawin nito. So, you try to be simple before God. Kaya subukan po natin na maging simple, maging payak sa harapan ng Diyos. Don't count regarding your typical situation or financial problem. Huwag niyo pong bibilangin yung mga problema ninyo, mga kahirapan, mga problema sa pera. Huwag po. Why? God promised us God will be to you every day. Sapagkat ipinangako po sa atin ng Diyos na kasama natin siya araw-araw. Do you believe God's promise? Nananalig ba kayo sa pangako ng Diyos? That's why, please try to be simple every day. Kung ganun po, dapat maging simple lang tayo araw-araw. And third lesson is that we must make a decision. We must make a decision every day in front of God's Word. At yung pangatlong aral po, araw-araw dapat tayong magpasya sa harapan ng salita ng Diyos. Not only mouth. Hindi salita lang. Not only in word and in tongue. Hindi po sa salita lang. Through our action, we make a decision in front of God's Word. Sa pamamagitan ng gawa natin, kailangan nating magpasya sa harapan ng salita ng Diyos. Brothers, so let's go back. John chapter 6 again. Tignan po ulit natin. John chapter 6. And sorry, verse 5. Chapter 6, verse 5. I'm sorry, but would you read one more time? Jesus Christ asking to checking test. Basahin po ulit natin. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming tao lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? As I told you already, when Jesus asked the people, crowd, multitude, when Jesus asked the people around him, how many of the 220,000 people have heard Jesus' question? Kagaya po nung sinabi ko na kanina, nang tinanong ni Jesus ang napakaraming tao na nakapaligid sa kanya, gaano kaya karami doon sa 20,000 na tao ang nakarinig sa tanong ni Jesus? All the 200,000 crowd could not have heard God's question. Sigurado po ito na yung 20,000 na mga tao na naandun, hindi nila narinig lahat ang sinabi ni Jesus. Around, the least only 200 or 300 around Jesus would have heard Jesus' question. Marahil po yung mga tao na napakalapit lang sa kanya, 200 to 300 people lang yung nakarinig sa tanong niya. Like Quezon Brothers. Parang ganito lang sa atin. Do you agree? Sa ngayon po ba kayo? Let's imagine more deeply. In other words, of them, only the boy bought a lunchbox? Pero isipin po natin itong mabuti. Sa karamihan kaya ng mga taong yon, tanging yung munting bata lamang, yung may dalang baunan? Only the boy, little boy, he brought lunchbox among all of them. Sa karamihan kaya ng mga tao na nandun, sa lahat sa kanila, talagang yung bata lang, yung may dalang baon? Palagay niyo po. What do you think? Ano po sa palagay niyo? I think not only the boy, little boy, but more people would have brought lunchbox. Palagay ko po, hindi lang yung batang lalaki yung may dalang baon. Marahil, marami doon may daladalang baon. And they were asked that Jesus needed food. At tinanong sila na narinig nila ang tanong na kailangan ni Jesus ng pagkain. But why couldn't they offer their lunchbox to Jesus? Pero bakit hindi nila nagawa na ihandog yung kanilang lunchbox kay Jesus? Even though among them, some people, they already brought the lunchbox. Why among some people, why didn't offer? Some people who has a lunchbox, why didn't offer to the Lord Jesus Christ? Bakit kaya yung ibang tao doon, bagaman meron naman silang dalang baon, hindi nila yun inihandog kay Jesus? Bakit kaya? It is because they have not made a decision, that is, they hesitate. Ito po ay dahil sa hindi sila nakapagpasya, nagdalawang isip sila. They hesitated means, shall I offer or not? Shall I nag-alala offer sila or not?
Parang ganito, mag-offering ba ako o hindi? Offering o hindi? Offering o hindi? Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Why? Bakit po? Because in their opinion, to give, to offer to Jesus, they had too little food. Dahil iniisip po nila na kukunti na lang yung pagkain nila, ihahandog pa ba nila kay Jesus? Isn't it? Di ba po? So they who brought the food hesitate and thought, if I offer my food to Jesus, I cannot eat. Kaya sila po na mayroong mga baon na dala, hindi nila ginawa na ihandog yung pagkain nila kay Jesus. Bakit? Pag hinandog ko to, ako ang mawawala ng pagkain. Even though I offer my lunch box, but everybody will not be enough to eat. Iniisip nila, bagaman, ibigay ko itong aking baon, hindi naman ito sapat para sa lahat. Because I have only 100 pesos. 100 lang yung pera ko. Like that. Parang ganito po. So, he might think, I will give to the outside, I will go to outside place and will eat lunch with my sibling family in secret. Kaya marahil po iniisip ng ilan sa kanila na may dalang baon, lalabas na lang kami, aalis na lang kami dito malayo sa kanila at kakainin namin yung baon namin nang sama-sama kami lang magkakamag-anak. Kami lang. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? So my son, kaya my daughter, please come. Anak, halika dito. Let's sit. Kakain tayo. Tayo lang yung kakain. Because it's not enough to offer to Jesus. Dahil hindi naman ito sapat para ibigay pa kay Jesus. Unfortunately, many Christians feel the same way. Alam niyo po sa kasamaang palad, marami sa mga Kristiyano sa panahon ngayon, ganito ang nararamdaman nila. And they are afraid to offer their tithe and offering to God. At natatakot po sila na magbigay ng kanilang ikapo at ng kanilang offering sa Diyos. Natatakot sila. Because in their own eye, their think is not enough to survive after upper tithe and offering. Dahil iniisip po nila na kapag ako ay nagbigay ng tithe and offering, magkukulang ako. Hindi na sapat para mabuhay ako. Because their financial situation is not abandoned. Dahil iniisip nila na hindi naman ganun karangya yung pamumuhay namin, hindi sapat yung pera namin. So, even though they want to offer to the Lord who saved them, but they are still afraid to decision to offer to God. Kaya nga bagaman, gusto nila na maghandog sa Panginoon na nagligtas sa kanila, wala po silang sapat na tapang para gawin ito. Not only that time, unfortunately, even nowadays also, many Christians feel the same way. Hindi po sila nakapag-decide na gawin ito. Hindi lamang sa panahon na yun, ha? Pati sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano, ganito po yung nararamdaman nila. So please check yourself, your faith, secretly. Please ask yourself secretly. Do I have true faith? Do I trust God like that? Kaya nga, bawat isa sa atin, i-check natin ng palihim yung sarili natin. Ako ba? Merong tunay na pananampalataya? Ganito lang ba talaga ang pananampalataya ko? Remember, God promises us. First, if you offer to the Lord first, if you seek first to the Lord, kingdom of God, God will add it, everything to you. Pag-iusap, palagi po nating tatandaan ang pangako ng Diyos na kung uunahin nating hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos, idadagdag niya sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. God is the one who never lie. Ang Diyos po, hindi niya magagawang magsinungaling. Isn't it? Di ba po? So, Matthew chapter 6, verse 31. Tignan po natin, Mateo chapter 6, verse 31. Mateo chapter 6, verse 31. Matthew chapter 6, verse 31, hanggang 34. Hanggang verse 34. Matthew chapter 6, verse 31, hanggang 34. Brothers and sisters, let's read together. Mga kapatid, basahin natin. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing,
ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na parang ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Sometimes God will ask you in your heart, where shall we buy the bread? Kung minsan po, tatanungin ka ng Diyos sa puso mo, saan tayo bibili ng tinapay? Don't misunderstand. It is what God begging you because he is poor? Huwag po kayong malilito. Palagayin niyo ba ang Diyos nagmamakaawa sa inyo dahil mahirap siya? No. Hindi po. Actually, as you know, He is the creator of the world. Kagaya po ng alam nating lahat, ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. God, He created me, created the world, and everything is His. Ginawa ako ng Diyos, Siya yung lumikha ng langit at ng lupa, lahat ng bagay ay Kanya. Did God have no food and money, so He requested us something like a lunchbox and our tithe? Palagay niyo po ba ang Diyos, walang pagkain, wala siyang pera, kaya hinihiling niya sa atin yung katulad ng baunan ng bata, ng tithes and offering natin? No. Hindi po. To check our faith. Ginagawa po ito para lang masuri ang pananampalataya natin. Tinatanong niya tayo. So, today topic like that, if we have true faith, if you really have true faith, if we know Jesus very well, we must not hide our lunchbox before God. Kaya nga, sa pinag-aralan po natin ngayong araw, kung meron tayong tunay na pananampalataya, kung nananalig tayo sa Kanya, kung kilala talaga natin ang Panginoong Jesus, huwag nating itatago ang ating baunan. So, brother, sister, don't hesitate for your faith. Para po sa inyong pananampalataya, mga kapatid, huwag na huwag kayong magdadalawang isip. Don't hesitate for the gospel, delivery gospel. Huwag kayong magdadalawang isip sa pangangaral ng Ebanghelyo. Remember, sacrifice more for God with your little things. Mas higit po tayo na magsakripisyo para sa Diyos gamit yung maliliit na bagay natin. Why? God does not use those who hesitate. Bakit po? Dahil ang Diyos hindi siya gumagamit ng mga nagdadalawang isip. Let's go back to John chapter 6 verse 3. Chapter 6, verse 11 at 13. Balikan po natin, John chapter 6, 11 at verse 13. 11, saka verse 13. John chapter 6, verse 11, verse 13. Verse 11 at verse 13. Brother, sister, let's read together. Basahin natin. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Verse 13, kaya't kanilang tinipo ng mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Jesus Christ, He shown Jesus Christ's miracle when He received the little boy's lunchbox. Alam niyo po ang Diyos, ginawa niya yung kanyang himala. Ipinakita ni Jesus yung kanyang himala noong natanggap niya ang baunan ng maliit na bata. Brother and sister, don't misunderstand. Remember, Jesus Christ, He didn't collect other brothers and sisters' lunchbox. Mga kapatid, tandaan niyo po ito mabuti. Si Jesus, hindi po siya nangolekta ng baunan ng iba. Hindi po. Isn't it? Di ba po? Disciples, no. It's not enough only little boys lunchbox. It's not enough. Please collect lunchbox more. Jesus Christ, He didn't like that. Hindi po ganito yung ginawa na Jesus. Ay, mga alagad ko, kulang yan. Hindi sapat itong baunan ng maliit na bata. Mangulekta pa kayo ng marami. Mangulekta pa kayo. Actually, Jesus Christ, He knew already who has the lunchbox.
Alam, sa katunayan po, alam na ni Jesus kung sino sa mga taong iyon ang may dalang baunan. But just like he didn't ask others, give me again. Pero hindi po siya nanghingi sa iba, hindi siya nagtanong sa iba, ibigay mo sa akin. Why? Bakit po? Because they doesn't have true faith. Dahil wala naman silang tunay na pananampalataya. No need. Hindi ko kailangan yan. Yours. I will not receive your things. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko gagamitin yung galing sa'yo. Do you understand? Only the little boy is the true faith lunchbox. With this, Jesus Christ, he start to show his miracle. Alam niyo po, gamit yung baunan ng maliit na bata, dahil po dito, ipinakita ni Jesus yung kanyang himala. How much is not important? I told you many times. Maraming ulit ko nang sinabi sa inyo, kung gaano kalaki yung halaga, hindi important naman po inimportante. Our faith, our heart toward God. Dahil ang mas importante po dito ay kung ano yung puso natin, kung ano ang pananampalataya natin sa Diyos. Like the by our little faith, by our little offering, by our little sacrifice, when we offer the Lord God with our little three kinds of things, the Lord will bless us, bless you with great blessing through His miracle. Kaya nga, sa pamamagitan po ng maliit nating pananampalataya, maliit na offering, maliit na pagsasakripisyo, sa pamamagitan po ng mga tatlong handog na ito sa harapan ng Diyos, ng maliliit na bagay na ito, nais ng Diyos na pagpalain tayo, ibigay sa atin ang mga dakilang pagpapala sa pamamagitan ng mga himala. So once again, in summary, I will summarize. So this story teaches us three kind of lessons. Kaya nga, ang kwento po na ito ay tinuturuan tayo ng tatlong bagay. First, Jesus, He is looking for our faith. Una sa lahat, tinitignan po ng Diyos ang ating pananampalataya. First, please become a person close to God. Kaya una sa lahat, tayo po ay dapat na maging malapit sa Diyos. Can you hear me? Naririnig niyo po ba ako? And then God will start to use you. Pag ganito po, gagamitin ka ng Diyos. And second, pangalawa, please try to be a simple person before God. Pangalawa, pakiusap, subukan niyo po na maging simple, payak na tao sa harapan po ng Diyos. Can you catch my point? Simple person? Nakukuha niyo po ba yung ibig sabihin ng simpleng tao? And third, please be a person who make a decision right away, immediately, without hesitation in the presence of God. Pangatlo, dapat tayo ay maging mga tao na kaagad na nagpapasya para sa Diyos, hindi nagdadalawang isip. So, nowadays, soon after 10 days, the summer retreat began. Welcome. Pagkalipas lang po ng 10 araw, mag-uumpisa na ang ating summer retreat. So summer retreat means God's miracle. Summer retreat, ito yung lugar na pagpapakitaan so tayo ng Diyos sa himala. So nowadays, God is calling us to attend the summer retreat. Kaya nga, tinatawagan tayo ng Diyos para dumalo sa ating summer retreat. Through summer retreat, God wants to see our faith through the summer retreat. Sa pamamagitan po ng summer retreat na ito, nais makita ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. And God is calling us to evangelize more lost souls to the summer retreat. At sa pamamagitan po nitong ating summer retreat, tinatawagan tayo ng Diyos upang mag-evangelize ng maraming nawawalang kaluluwa. So like little child, like these little boys, let's get closer to the scenes of Jesus' miracle. Kaya nga, kagaya po ng munting bata na ito, lumapit tayo kung saan yung lugar na nagpapakita ang Diyos ng Himala. The summer retreat will be the most precious time we can sacrifice for the gospel. Kaya nga, itong summer retreat po natin ay ang magiging pinakamahalagang pagkakataon na magagawa natin magsakripisyo para sa Ebanghelyo. And everyone, after praying, I hope that everyone will evangelize one by one and take them, lost soul,
to the cemetery. Kaya nga ako po ay umaasa na pagkatapos natin silang ipanalangin, lahat po tayo, bawat isa sa atin ay mag-evangelize at dadali ng mga nawawalang kaluluwa patungo doon sa ating summer retreat. Do you have a true faith? Meron ba kayong tunay na pananampalataya? But your faith is very weak. Pero mahina pa din. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Let's start to show your little faith to God through our decision. Umpisahan po natin na ipakita ang maging maliit na pananampalataya natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasya. Oh Lord, I'm not perfect. Panginoon, hindi ako perpekto. Oh Lord, still my faith is very weak. Napakahina pa rin ang pananampalataya ko. Although I want to serve the Lord a lot, but my Christian life is very weak. O Panginoon, gusto kong maghandog at maglingkod sa iyo, subalit napakahina ng aking pananampalataya. But now I don't lost great opportunity. Subalit ngayon, hindi ko po sasayangin ang napakagandang pagkakataong ito. For attend the summer retreat, I will show you my little faith. Para po maipakita ko yung aking tunay at maliit na pananampalataya, dadalo ako sa summer retreat. Please help me. Tulungan mo ako. Likewise, we have to pray to the Lord. Tulad po nito, manalangin tayo ng ganito sa Panginoon. Can you do that? Magagawa niyo po ba ito? Let's pray together. Manalangin po tayo. Our gracious Father, O Lord, we learned a lot of your lessons through the Sunday sermon today. O Panginoon, natutunan po namin ng napakaraming aral sa pamamagitan ng Sunday sermon ngayong araw. O Lord, every time, please help us to find out your will so that we do not waste our remaining life in this world, but we can be faithful to you and we can fulfill your will in our life. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na huwag naming sayangin ang aming nalalabing buhay sa mundong ito upang kami po ay maging matapat at magawa po namin ang iyong kalooban sa amin pong buhay. O Lord, please give us more your wisdom and power so that we can serve the Lord more and more. At Panginoon, pakiusap, masigit po kami bigyan ng karunungan at kalakasan upang higit pa namin na mapaglingkuran ng Panginoon. We confess that is we love Jesus Christ a lot. Ipinahayag po namin na lubusan po namin iniibig si Jesus. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's sing together.